Hello, good afternoon. So today is Saturday, May 21. So meron tayo ditong re-repair na GPU. Ito siya, guys. Yeah. So ito ang problema nito. Ay shorted. So pag nakasaksak daw sa computer, so yung ating customer ay from Morong Rizal. So dumayo lang sa atin dito sa shop. So, yung pinapagawa niya ay MSI. Ang nakasulat dito ay MSI Radeon RX 570 Armor 8GB OC. Ayan. So, ang problem nito ay shorted. So, dinala ito kahapon. Ayan. So, tinesting, ano na ito eh. Tinesting ko na sa computer kahapon nung nandito yung customer. Kasi sabi nga niya ay hindi nabubuhay ang computer. Ayan, so kung mapansin nyo, history natin siya. So, shorted yung 12 volts. Dito, sa external. Ayan. So, dito siya shorted. Ayan. Shorted siya. So, hindi natin siya pwedeng testing kasi shorted nga. So, ang gagawin na natin, bubuksan na natin siya agad. Para matingnan natin kung anong problema niya. So, matik yan. May problem. So, pinan natin siya. So, malinis naman siya. Parang alaga. Linis niya. So, hindi pa siya nabubuksan, no? Tingnan natin kung saan ang shorted. So, try pala natin yung VRAM. Kung shorted. So, diet mode lang tayo. Kasi yung VRAM, baka sa VRAM ang shorted. So, hindi naman. Connected lang naman yung lahat ng mga VRAM. So, hindi. So, hindi naman siya shorted ang VRAM. So, okay, hindi. Ito. Orange yun eh. Okay, hindi shorted yung VRAM. So, walang problema sa may memory. So, sakayin na natin to. Okay. Okay. Okay na ba? Na, dikit na. Ayan. Sobrang dumi. Sobrang madumi siya. Tuyo na rin yung kanyang thermal paste. So, ito. So, shorted dito. Okay, muna natin ito. So, wala. Nang tagal ko naghahanap, guys, nito. Itong ganito kakapal na thermal pad. Wala ako makita. So, sino man na nakakaalam sa inyo, share naman kung saan nakakabili nitong gantong kakapal. Siguro ito ay 5 thickness ang kapal nitong gantong. So, ang tagal na ako naghahanap nyo kasi may mga customer tayo na nag-ano ng ganyan. Na kailangan ng ganyan. So, wala tayo makita. Kaya wala sa Lazada eh. Wala din Shopee. Yung ganyan mismo, yung buo. Tayo makita. So, shorted siya. So, ito. Sobrang 8 pin siya. So, ito yan. Shorted siya dito. Tanggalin natin ito. Baka may
ka nandito sa AC sa ilalim. Connected dyan dito eh. Sana magawa natin to para kumita tayo. May basa dito, maka ito. Basa siya. Ito. Ay. Ibig sabihin, dito kasi sa kabila, hindi siya shorted. Yan. So, dito, hindi naman siya shorted eh. Ay, basa-basa siya. Yan, hindi naman shorted. Yung mga MOSFET natin na 12 volts dito kasi 12 volts yung shorted niya. So, hindi naman siya shorted dito. So, hindi siya guys. So, ang gamit na memory nito ay micron. I think a micron to. Micron. No, micron. Tama. Ibig sabihin 1.5. So, tingnan natin itong shorted. Itong ano na to, area. So, ano ba to? 12 volts. So, 64. Ito. So, hindi naman. So, 12 volts yung shorted. Aling kaya yun? So, bakit siya shorted? Hindi kaya ito lang? So, hindi naman. Hindi tayo basta-basta mag-i-eject. Ito shorted tong isa na to. So, yan. Sa likod kasi yung shorted natin. Siya dito. So, ito. Shorted din to. 3. 2. 2. Shorted. Ayun siya dito. Shorted. So, malalaking capacitor. Microscope natin. Check natin yung mga 12 volts na capacitor. Well, bolt shorted. So, alin kaya? Any idea? So, ito. Tama, sweet.
So, hindi natin makita kung saan. Kailangan natin mag-eject na lang. So, no choice. Sorted dito. Eject tayo ng natin ng 3 volts. Short net. Palingan natin to. So, no choice. Palingan natin mag-eject. Wala. Naka-full shortage siya. So, yung pang-inject natin yung umiinit.
Walang ano guys, walang indication kung saan ang shorted. So, wala pa rin tayo makita ang shorted. Saan kaya? Ayan, so naka full shorted siya guys. Full shorted to ground. So wala tayong makita ang ini na umiinit kahit naka full. Kahit naka full ano tayo. 12 volts. Ayan. Naka full 12 volts tayo. 5 volts sa kabila. So wala pa rin siya guys. Wala tayong makita na problema. So ibig sabihin possible ganito pag wala tayong nakikitang ano. Either GPU chip may problema na. Kasi kung itong VRAM naman yung may problem, possible, lahat din ng VRAM. Pero hindi shorted yung VRAM natin eh. Kasi kung ano, natitester kasi natin na shorted. So, wala tayong nakikita ng shorted. Itong mga capacitor na ito guys, ito yung nakikita natin shorted. Pero hindi naman siya ganun kasi ka-connected sa isa't isa eh. Kung either, ito hindi naman shorted, tinester. So, try natin na lang testingin yung ano. Tawag dito. So, gamitin natin yung isang sikreto na isa pang sikreto. Kung paano nakikita yung shorted. So, gamitin na natin siya. Okay? Kasi may 1 ohm sa isang GPU chip kung shorted. Ayan, so. So, titingnan natin yung ating tester. So, mayroon tayong ayan. 00.002. So, ibig sabihin niya yung shorted. So, ngayon, ito kasi yung tinatawag na ayan. Mapapansin nyo. So, meron tayong 3. Ibig sabihin, ang ating GPU chip ay hindi shorted. Okay? So, yun yung pinaka ano, kahit isang single na ano, 1 ohms na nalalabi para sa GPU. So, hindi siya shorted ang ating GPU chip. Okay? So, next natin. I-check natin yung ano po yun? Tatanggalin? Ito yung tatanggalin? Wow. Ano gawin yan? Hindi ako nagawa niya. Lock. Okay, saglit lang. So, gawin lang tayo na relo. Okay, lock. So, mayroon siyang guide. Saan papasok yung lock? So, dito.
So, ayan. Balik tayo. So, may customer kasi. Ayan. So, saan na tayo? So, yung GPU. So, magtsatsaga tayo sa 1 ohms. So, hanggang ilan siya? So, 4. So, ating tester ay merong 3. Ayan. So, may 1 ohms tayo. So, dito yung isang shorted. Hanapin natin yung isang shorted. So, meron siyang tawag dito 8. Ibig sabihin, merong nalalabi. May nalalabi siya na ano? 6, 3, 5 ohms. So, ibig sabihin, hindi siya doon. So, ito yung tinetester natin kanina. Okay, dito tayo sa ano? Itong mga to. Para natin malaman kasi wala tayong schematic. Ayan, may 10 volts. 10 millivolts. Okay. Okay. So, bago kasi ano yun, nasa part yun ng GPU para sa panigurado. Pero hindi pa tayo nag-visual inspection, no? Ayan, so, try natin i-visual inspection kaya. Sige, mamaya, last option natin. Single, every single piece ng capacitor stress, ano natin. So, meron tayong ayan, may binabasa tayo. So, ito 11. Ito, ba't parang puti? So, puti siya. Ito ay 10 volts din. So, 9. May 1. Parang puti ito. So, inspection nga natin. May nakita ako dito na kakaiba. Baka ito lang. Baka ito lang yung problema. Inspection nga na sa microscope. Ito. Ayun. May butas. So, ito na yata. Ay, oo nga. Ayun, no. So, butas nga siya. Ayun, may crack. Aba, simpleng ano, sa likod siya ng power MOSFET. Pero hindi siya shorted dito. Hindi tayo shorted sa likod siya ng power MOSFET. So, sumayin natin. Likuran siya. Oh. Ito siya, oh. So, ito yung pumutok. Oh, mayroon nga. Huli na, guys. Huli. Huli na, huli na. Ayan. So, kaya pala siya maputi-puti. O natin yung ating tester. Sana yun lang. Yun nga siya, oh. Oo nga, oh. Butas nga siya, oh. Ayan, oh. Tikal na, oh. So, yun lang pala yun. So, pinahirapan pa tayo. So, yun lang pala ang problema, oh. Yan. Baka simpleng crack. Ayun pala yun. Ayan, buti nahuli natin. So, nasa ano siya eh. Tingnan natin kung mawawala siya. After na ito. Yung shorted. So, painitin lang natin yung ating panghinang para matanggal natin. So, nangangamoy na. Ibig sabihin, kung natanggal ang shorted, nangangamoy pera. Nangangamoy pera na. Ayan, sustanggal na natin. So, isang kapasitor sa larin sa likod ng power MOSFET.
hindi nakuha sa injection. Visual lang pala katapat. Okay. So, tingnan nga natin kung wala ang shorted. Bakit lang natin ang temperature ng ating masyadong mataas. Okay. Tingnan natin kung nawala. Shorted. Ano kaya? Tingin nyo. Success ba ang repair? Surprise! Ay! Wow! It's okay! Success guys! Success! Yan o. Kita nyo. Wow! It's amazing! So, masaya tayo. I'm happy. Ipalitan na lang natin siya. Para may protection pa sa susunod. Okay, kuha tayo dito sa mga Asus. So, power MOSFET siya sa likod. So, masyadong maliit. Kailangan natin ay malaki. Hanap tayo. Sa power MOSFET sa likod. Okay, wala. Wala sa Asus. So, gigabay tayo. Power MOSFET sa likod. Okay, meron. Ayan guys, kuha tayo dito. So, same lalaki. Power MOSFET. Power MOSFET guys. Power MOSFET. Okay, 12 volts power MOSFET. So, pares lang yan. Okay, kuha tayo din eh. Success ang repair. Success ang ating repair. So, nangangamoy pera. Okay, gamit tayo ng dalawang ano. Dalawa yung ginagamit ko. Para ano. Pag ano kasi hot air. Matagal siya bago matanggal. Yan. Pag hot air kasi masyadong matagal. Tapos iinit pa yung ating board. So kaya ang ginagamit ko is dalawang tweezer na lang. Para hindi mag-apply masyado ng heat. So, donor natin. Okay. So, microscope. So, apply na natin to. So, tapos na yung problema natin. Simpleng problem lang. So, madideclare na sana ng GPU ang sira. Lid. Apply natin ang lid. Yan. Hindi pantay. Bila. So, yun lang pala ang problem ng ating nire-repair, shorted. Shorted doon. Kanina pa ako pinahirapan. So, masyadong mo, ay, nakihit pala ang temperature.
So, yan. Okay na. So, check na natin yan kung kakaroon ng display. So, ang naging cause nito is overheating. Sa tingin ko kasi ilang taon na rin namang hindi niya pinapalitan ng thermal paste sa kanyang PC. I think gagana na yan. Sana. Testingin natin. Show something. Okay. Okay. Subukan natin. So, ito ay magpa-power yan. Ibig sabihin, dapat. Pag hindi nag-power ang ating, ano, ibig sabihin na nag-shorted again. Okay, power on. Check lang natin. Magkakaroon. Pag nag-ilaw. Wala. Okay, di uminit ang ating chip. Problema pa. Ayan guys, may problema ba? So, not success ang ating repair. So, try natin, lipat natin dito sa kabila. So, may problem ba? Kumutok doon, sabihin to. Pero nag-spin yung pan. Ayan, 12 volts, 12 volts. Okay. Natin siya. Power on. Check natin kung may voltage dito. Okay, may. Ha? So, wala tayong pumapasok dito. Na meron 11 volts. May init na yung chip. Pero wala tayong display. Okay. Meron tayo. Oops, may init na yung chip. Pero walang display. Patay muna. Pero hindi pa mapasok guys ang ating display. Init ba to? So, may init siya. Lagyan natin ang cooler. Try natin tong ibang display port. Ayaw sa HDMI. Display port. Tapos lagyan natin itong cooler. So power on natin. Check natin yung VRAM. Ayun, nag-display siya sa display port. Wait lang, guys. Ayan siya. Ayan, mayroon na. Bakit tayo sa ano? HDMI. So, off natin. Mayroon na siya, guys. Power off. So, may problema yata HDMI niya. Check again. Sa kulay natin si Mai. Okay.
Okay, log, so power on natin again, power on, mukha nag-regenerate lang, BIOS recovery mode, okay na guys, DisplayPort, ayun, so kanina hindi gumana, mukha nag-regenerate lang siya guys, okay, try natin kung gumagana, ililipat natin dun sa, dito sa board dito, kung gagana siya. Baka kasi yung pag minsan kasi gumagana sa ano, gumagana siya dito sa extender pero sa onboard hindi gumagana. Pag ganun kasi hindi gumagana sa onboard, ibig sabihin may problem yung kanyang yun dito. Yung kanyang mga data lines dito. Kasi ang natasakop ng ating ano dito lang. Yan. Ng ating ano na to. Yan oh. So, maliit lang siya, hindi siya naka-pull. Nasubukan ko na kasi yun eh. Yung ganong pangyayari na pag sa extender, gumagana. Pero pag sa onboard, hindi. Pero try lang natin muna para sure. Baka naman, nag-ano lang, BIOS recovery mode. Okay, on natin siya. Power on. Malala para malaman natin. Wala pa rin. Kumana ba? O wala? So, wala siya guys. Baka naman sa ano lang. Cable wire. So, wala talaga siya guys. So, sa extender lang siya gumagana. Power on. Try ulit. Ayun. Mana. So, malog. Sira na rin kasi yung aking ano eh. Ayan guys, may display. Ayan, meron. Sira na kasi. Itong connector ko to. Sira na kasi ito. Ayan, so wait lang, may customer. Ayan, so let's continue. Ayan, bali na-stress test ko na siya guys. Yung ating ginagawa na GPU. So, may dumating kasing customer kanina eh. Kaya na-stop natin. So, ang tagal ng usapan namin ng customer. So, nagdala ng 32 inches na TV na debunk. So, nagpagawa sa atin. Ayan, kaya inasikaso ka muna. So, ito yung ating ina-stress test guys na unit. Okay na siya. It's working fine na siya. Na-install ko na rin yung driver. Basta AMD, kailangan nyo siyang i-install uli yung driver. Kasi kapag hindi nyo siya in-install, ano siya, naka... Hindi kagaya ng ibang version ng GPU. Kagaya ng mga GTX. Auto-detection siya. Okay siya gumagana ng maayos. Pero sa AMD na mga chip, kahit na auto-detect na siya, hindi siya gumagana minsan. Nagsisiro siya. So, kailangan mo install yung original driver na Adrenaline ba yun? Yan. So, kailangan mo siya talaga install. Lagi is to magre-repair ako ng mga RX na GPU. So, kailangan ano. Tapos, ang naging issue pa natin, guys. Kaya pala, nawawalan ako ng walang display kanina. So, ito, guys. Ayan. So, mga nabili kong so, nangasunog siya, nasunog. Tapos ito nasunog pala, putol na pala sa loob. Kasi ang stress test guys, kapag nag-stress test tayo, nag-uube, ano yan? Nagiinit sobra yung mga wire. So ayan, nasunog siya, hindi na kinaya. So, marami naman akong nagawa na dito sa, ano na to mga cables. Pero, dami nasira, dalawa agad. Ayan, so matindi tong ano to, ini-stress test natin na GPU. So, ayan. So, nagano siya ng mataas na power. Pero okay naman siya. Hindi na siya masyado mainit ito. Yan, hindi gaya nung ano, kaya pala nung mga una kong repair. Bigla siya na shutdown. Yun yung reason, nagsira na pala siya. Ito. Yan, so okay na siya guys. Working fine na siya. Ayan. Magana na ng maayos. Ayan. So, na-stress test na natin siya. Siya ay
So, 20 minutes na siya. Makapansin niyo yung ano niya. So, hindi masyado magandang ating camera. Kaya ganyan. Minimize natin para gumanda. Yan. So, yan siya guys. 8 gig siya. So, naka full clocks naman siya kasi naka OC nga siya. Di full clock nga. Ayan. So, yung sensor niya, yan naman. It's working fine. Yan. Close na natin to. Tama na yung stress test. Kasi masisira ulit yung mga wire natin. Kasi ganun talaga pag mamumurahin ang wire. Eh, so, hindi kinakaya kasi mainit siya. Kasi pag nag-stress test ka, magpupul talaga yan. Magpupul siya ng power, ng wattage. Ayan. So, okay na guys yung nire-repair natin. It's working fine na. So, from Murong Rizal ito. So, dumayo sa atin dito sa shop natin. Sabi nga niya eh, medyo malayo-layo, pero sulit naman daw yung dayo niya. Ayan, kasi tiwala sa atin. So, ayan, medyo namamahalan nga siya dun sa labor cost. Pero, sabi ko, try niya sa iba. May mga mura naman kasi nagre-repair ng GPU. So, yung sa atin kasi is based, standard kasi yung repair ko, guys. Then, based na rin sa aking experience sa pagre-repair ng GPU, na ako hanggang saan yung limitasyon. Yung bang, ano, ibig sabihin na yung may standard ako na repair procedure. Then, may experience ako sa pagre-repair. Kaya may price yung aking repairing. May standard pricing ako. Yung sa iba kasi, wala pa silang pricing. Medyo mura pa sila maningil sa video repairing. Pero yung sa akin naman, ayan, makikita nyo naman talagang gumagana ng maayos. Yan, yan ang ating repair. So, ayan, ilan pa lang yung mga in-upload ko ngayon, inaano ko ngayon, mga nag-recording. Kasi nagdadagsa masyado yung repair sa atin ng video card. Kaya hindi ko masyado hindi na ako nagre-record pag matambak na kasi ayaw kong matambakan masyado. Kasi napakahirap pag natatambakan. Kaya kapag tambak, umabot yan ng mga 10 piraso pataas, hindi na po tayo nagre-record, nagbibideo ng mga repairing para mabigyan natin ng mabilis ang solusyon yung kanilang mga pagawa para hindi masyado maghintay. Kasi pag magkaganyan, magre-record tayo. Itong oras na ito na kinakain agad. Kasi nag-stress test tayo samantalang kung ano, sundan ko na agad yan. Test na agad ng bago. Repair na agad ng salang na agad. Yan. Pero wag anon pa rin naman kahit naman walang recording. Minsan, nakaka 2 pieces pa rin ako a day. Kasi mahirap gawin ng GPU. Hindi siya basta-basta. Habang oras. Kaya repair ko. Magawa't hindi. May charge siya kahit ano, may diagnosis fee tayo. So sa iba naman, ganun din naman. May diagnosis fee din naman. Mas mahal pa nga yung diagnosis fee ng iba eh. Yung mga pupunta sa aking technician dito, technician, mga customers ko is galing na ibang technician kasi. So, 500 daw yung diagnosis singil sa kanila. Ako naman hindi ganun. Mas mababa lang dun. Ayan. Sa GPU kasi, 75% na repairable and 25% repairable based lang sa world forum, sa mga history ng repair, sa mga sinasabi nila. Ganun yung mga kalimitan sinasabi nila. Ayan. Pero sa akin naman, based naman sa repairing ko, basta't may chance na ma-repair, nare-repair ka, hindi ni tinatsaga ako yung katabutin ako ng isang araw, ng 2 araw sa isang GPU. Masolusyonan ko lang yung problema na yun. Gusto ko kasi masaya yung customer, maging happy. Then, siyempre, para kumita rin naman ako kahit na mahaba yung oras. Pero ganun talaga. Kailangang tiyagain. Kailangan maging matiyaga sa pagre-repair. So, yan. Mahaba na yung ating usapan. So, salamat po sa lahat ng mga nag-donate sa akin ng video card. So, tambak na po yung donation ng video card sa akin. Mga galing pa ito ng Dumaguete, Cotabato. So, galing Bisaya, Mindanao, yan. Mga nagpagawa sila, hindi na repair, dinodonate na lang nila. Yung iba, nagbibigay ng video card. So, salamat po sa mga nagbigay ng video card. So, malaking tulong po yan sa ating repairing. Mas pampabilis. Ayan. Hindi na kailangan order ng piyasa. Okay, hanggang sa muli. See you. Huwag nyo kalimutan pala mag-subscribe sa mga hindi pa nakapag-subscribe. I-like nyo na rin. Then, mag-comment po kayo kung may mga question kayo. So, nagre-reply po ako sa ating YouTube channel, pati sa Facebook. Okay? See you on the next video. Bye-bye.